lang ang mga tiga Ozamiz City sa Mindanao noong ang kanilang karagatan nagmistulang pula. Sa Biblia, bilang parusa ng Diyos sa kalupitan ng Pharaoh ng Egypt, ang tubig sa Nile River, ginawa niyang pulang-pulang dugo. Ang kwentong ito mula sa Lumang Tipan, ang naalala ng mga tiga-barangay Santa Cruz sa Ozamiz City. Nung nitulang nakaraang linggo, ang parte ng kanilang dagat naging kulay dugo. Sa Ginoo diale ini timang no sa katawhan managat nga munang sa dagat ipakita ang milagro. Baka sinyalis yun ng Panginoon, kaya siya pumupula. Ang mga residente natarantat, nagkagulo. Paniniwala kasi ng iba, isa itong napakasamang pangitain. Nagtakot ako ng kunti kasi may diluvyo nga darating sa aming barangay. Ilang oras bago ito nangyari, naliligo pa raw sa tabing dagat ang barkada ni na Christian. Nung papunta pa lang kami sa aming paroroonan, hindi gaanong pula yung tubig dagat. Nang walang kung ano-ano, unti-unting gumapang sa dalampasigan ang namumulang tubig dagat. Nagtaka na kami kasi kakaiba na yung kulay niya. Yung amoy ng dagat, parang malansa. Takot ako, nangamba kasi may ibig sabihin ang pangyayari na ito. Kasi ngayon lang ito nangyari sa aming lugar eh. Baka babalik na ang Panginoon. Ating gabi, lumabas ako dito, kulay pula pa rin. Doon, nagtataka ulit ako at natakot. Makakaisip ng pwede na kaming lumikas dito sa amin. Si Nanay Laura, hindi raw alam ang gagawin nung nakitang naging kulay dugo ang tubig. Lalo pat nakatayo sa dagat ang kanilang bahay. Pung taon na ako dito nakatira, ayon pa lang ko nakakita ng mapula ng tubig. Mabawa ang tubig sa dagat, medyo sumakasakit ng ulo ko at natakot ako baka mayroong trahedyang dumarating. Tidal wave at buhawi, baka nagalit ang Panginoon dahil sa mga tao hindi na marunong magdasal, magsimba. Naghingi ako ng tawad ang mga kasalanan ko, nagdarasal ako nga sana mawala ng pagpula ng tubig sa dagat. At dahil pakiramdam daw niya, katapusan na ng mundo. Bigla raw niyang naalala ang kanyang anak na matagal nang nawalay sa kanya. Inihangyan akong Ginoo nga, Ginoo ko, maabot magayon ang panahon na Ginoo, ayaw lang sa karon bagyo ko. Ayaw sa Ginoo ha, kay niyarag makita na ko kung anak, kay dugay na kakungo kita sa kong anak ko niya ako. Kinabukasan, February 22, ang pagpula ng tubig dagat umabot na hanggang sa kabilang barangay. Ang mangingisdang si Tatay Alejandro agad lumusong sa dagat sa pag-aakalang baka may dala itong biyaya. Sunsun na ko, nga kay wamay masulot sa bursa kay di man uyap. Tubig mo day. Motong yun na nga na kong sunsun. Ingkawas ko sa plane yun. Tanaw na po kong uyap. Nga, nagpula mo yung tinod ng dagat. Init-init ang dagat. Wamong ko nga tulpod. Gitisingan na ganyan kabo na magbalde. Mausap ang kulor, dili kami pula. Pero ibubos dagat o balik, magpula. Nakauna-una yung pangampo. Natingala ko kay inkalit og pulang dagat. Inko Ginoo. Unsa ba kay hitabuan ni nga impula mong dagat. Ang problema sa pagkulay dugo ng dagat, naging madugo rin ang kanyang kita. Paabot mo, mutinaw ang dagat. Kay balik na pagsudsod. Gunugon sa mga tao nga, delikado ang isda. Kanon, muna nga, wala ko namasol. Pero bakit nga ba pumula ang dagat sa bahaging ito ng Ozamiz? Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kumuha ng water sample. Ayon sa BFAR, nagpositibo raw ito sa paralytic shellfish poison, lason na mula sa isang klase ng mga plankton. Meron silang nakuhang resulta na tinatawag nila na mesodinium rubrum, isang klaseng plankton na nagbibigay kulay ng pula ng dagat. Sa ngayon, ginagawa namin ang pang-araw-araw na monitoring sa occurrence ng ganitong red tide. Talagang makamamatay sa taong kumakain. Lumalabas daw ang ganitong klase ng mga plankton kapag mataas o mainit ang temperatura ng tubig at mataas din ang nutrient level nito
Dahil dito, abiso ng BIFAR, hindi raw pwedeng ipagbenta at kainin ang mga lamang dagat, lalo na ang mga seashell. Huwag mo nang kukuha, magbinta at kumain ng mga lamang dagat, yung mga shellfish, kasi yan ang pagkakalason sa taong kumakain. Okay lang yung mga isda na kunin talaga yung kanyang mga lamang loob at linising maigi. Matapos ang ilang araw, ang dagat sa dalawang barangay ng Ozamiz bumalik na sa normal nitong kulay. Pero dahil sa pangyayaring yon, ang mga taga rito mas naging maalaga na raw sa kanilang karagatan. Yung napansin ko lang, yung mga tao dito, meron na silang interest sa pag-aalaga sa dagat. Hindi na sila madalas magtapon ng basura sa dagat. May sarili na silang basurahan. Tayong taga Ozamiz, huwag tayong magtapon ng basura kahit saan-saan, lalo na dito sa dagat. Ingatan natin yung dagat kasi yung dagat ay dyan tayo kumukuha ng pagkain. Tunay ngang sagana sa paalala sa atin ang kalikasan. Kailangan lang nating makinig at matuto. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.